paaga pa may naglakad dire para lang mag-witness ang milking. Yan, ni Uncle Dio sa iyang kalabaw. So doon na itong nagagatas dito sa layo kay para di ma-stress ang atong kalabaw. Okay, so dito na agi sa likod para hindi siya ma-stress, pagpuratan man siya pagpakitaan pa. So nakita ko japon to, so ari na si uncle nag-gatas ang iya niya kalabaw. Wow, fresh. Ijakan siya ko. Ay nasa 7:45 na pagkaroon ng aga, so morning time na pwede na mag-milk. Actually dapat 6 in the morning pa niya, so nalate kami timing set, gulat kami ni uncle. And actually hindi naman siya niya ang last, no? Napatay na harvest earlier, so last lang ko nag-insert dire para hindi ma-stress ang kalabaw. So, may mga may na-harvest na milk ka to. Yan, yan ato siya. Anthony, true timing nga, wala na stress ang kalabaw. So ginapakumpayan na siya para di siya makuhaan, para ma-enjoy siya while milking. Ayan. So ginapakaw na siya, yakuhan lang siya ng napier. Ayun. Wow. Doon na-enjoy ang kalabaw. Okay lang, daw ko sa gatas ko nga. Hindi na doon, hindi siya mag-atag, pero nag-atag naman sa liwat. Muna yung style nito, kagawa ko siya patitian. Ayos, oh. Ayan. Tapos, pero nagpatapos. Kasi dili niya ang dairy karon, first niya siya sa kuwan, sa Aliosa, dili sa Nolion, ang area. So, aga pa may naglakad dire, para lang mag-witness ang milking. Ayan, ni Uncle Dio sa iyang kalabaw. So, muna ang dairy location natin dito sa Aliosa. Actually, may harap pa mga ibang farm. Wala pa kaka-visit, no? Dito po, bisita. May harap pa man dito sa Aliosa. Pero karon, dito pa lang. First pa lang ko dito naka-visit. May harap pa ibang na farm. Pero, alin na. Yan. Wow. Yan. So, yun ang milk. So, i-pasteurize pa na siya. Yo. Uy, gihig ang kalabaw, wala pa mati, oh. Yun. May pangalan yung kalabaw mo, Carl? Wala. Wala? Ano sa pangalan? Wala, wala ka pangalan, Carl. Yun. Yes, nag-aumpisa na po, Carl. Oo. Yun. Wala na, mag-walog katuwin na sagot-sagot akin yung sandakot. Oo, nakagatas na yun. Produce ng gatas pa. Yan, nice. Yeah, please. Pagkakos ang bata na. Oo, oh, no? Amugid. Saan ginaginagmailangan lang? Amugid. Ang una ko nga, kuwan, kuwan man, naka-sobra 5,000 man. Wow. Sa kabulan. Wow. Kudod di, daw lang, daw oh, nakasapi-sapi man. Tapos, kuwan lang, no? 15 minutes per day? Oo. 15 minutes per day. Saan mo na, paliguan mo. Tapos mo hugas, amunan niya siya. Ayan. Kalmado lang ang kalabaw, oh, kasi hindi rin ko sa iya likod. Nan. Kaya actually hindi magit siya maghatag sa damong agatas pag may ara siya bisita. Kapin kung hindi siya, kuan, no? Kanang hindi siya aware. So, wala siya nasanay sa bisita. Pero karon
suwerte ta kay bisan first time nato nakita sa iya, hatag lang ya po siya sang damo nga gatas. Unlike with the previous niya mga bisita niya, just like tong milking sang taga USM, wala siya naghatag sang damo kay tungod na stress siya. Pero karon timing yan, daw paandi siya sa aton ba? Lagi ganyan siya kakuha. Wala gid siya kakuha, Ken? Wala, hindi gid magagawas. Pag lumbo sila, pagkong tatanya ako, libos lang ko. Oo. At tagon siya kagatas niya. Ah, na-stress gid siya, no? So, kasi siya, kapanipa siya mo. Hmm. Ay, wala na. Okay, at least. Yan. Okay. Yan, nakagos ang tagatas. Ipichigroon. Wow. Okay. Okay. Magbigay ko maya. Hindi naman ko salay yung uncle para magatag naman siya gatas. Amo na iya anak. Yun. Napagatas niya siyang iyak. Pag once naman stop, so palapit na pa ito yung anak. Then magmilk naman ito yung anak. Then after sa milking siya yung anak, si Uncle Dio naman. Pero every morning lang yan, pero pagka whole day, actually, sa tanan niya gatas, iya gina sa anak niya. Yun, so palayo dapat, mas stress. Mm-hmm. Every morning, oops, kaya nakuha. Yan. Okay. All set. Okay, naman na.